What's up, guys? This is it! Di, ready ka na ba? Uwi na kami. Ready na kami. Uwi! Yeah! Let's go, guys! Ready na. Woohoo! Bye-bye. See you in the Philippines, guys! Guys, joke lang yon. Hindi pa kami yung uuwi. Naghatid lang kami. Hinatid namin yung best friend ni Daddy at isa namin ka-opisina din. Anyways, balik na rin kami ng Jubil. Grabe, sobrang daming tao ngayon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, di ba, ang traffic papasok. Tapos, ang daming tao sa loob. Anyways, ano, syempre, magdi-dinner kami. Tsaka bibili daw si Daddy ng sapatos nung dalawang girls, so pupunta kaming Nike. Sana may sale pa, kasi nung last time na nagpunta kami, eh medyo paubos na din yung mga sale. Hirap pa naman maghanap ng size. Tsaka syempre yung design, pag may nakita kang design, yung size naman yung ang hirap hanapin kasi nga sale. So yun, kita-kits na lang laters. And what's up, guys? Nandito kami ngayon sa kainan, sa may gasoline station. And magdi-dinner lang kami ni Dad's because it's already 7:30 na. We have here some mutton masala and then chicken, barbecue chicken. So, let's eat! What? Let's eat, guys. You see this one? Good. Yeah, barbecue chicken. So, how's the food, D? Very nice. Very nice, really. Hindi. Yung chicken nila medyo dry. Yeah, the chicken is dry, but the masala is, yung spices na nilalagay nila is masyadong malasa. Hindi katulad ng kinakainan natin dun sa East and West is sobrang smooth na mga food. Nag-yosi ka pa, no? Asan yung ano? Amuyosi ito eh. Nag-yosi pa si Siok lang daw siya eh. Kailangan niya uminom ng gamot. Maintenance because dami niya nakaing rice. Ano ito eh, para sa sugar. Sabihin mo, buti may water kami. Loco Page! Yan. Ang ganda ng ilaw dito, Violet. Ang ganda kasi ng ilaw eh. Tinan niya. Diba? Panis. Violet. Anyways, punta na tayo sa bilihan ng shoes. Let's go! And we're now here sa Nike store. Sana talaga may makita kami mga sale. You know, dami sale. Sabi ni mami kasi, bisa niya pero kami pinto. Boom! Yayamanin. Ano yan? Kay Camille, kay Claudine, kay mami. Oo, diba? Taka, bayad na. So what's up, guys? We're done. Actually, nagbibito ka lang si Dads. And yun lang. I hope you enjoy today's vlog. I think this will be the shortest vlog ever. Or I'll just combine this for tomorrow and other day's vlog. I don't know. But yun nga, binili lang namin si Camille, Claudine at si Moms. Because si Ebs, nabili ko na siya nung last time. Nabili ko siya ng sapatos. But I think baka masikip sa kanya kasi one size bigger lang yung kinuha ko kasi yun yung nakalagay, pinatingin namin kay Claudine yung size ng sapatos niya dun sa Pilipinas and yun yung binili ko, but kasi wala siya sa bahay, hindi ko alam kung masikip ba yun or maluwang, but yeah, in case sa Pilipinas ko na lang siya ulit ibibili. Wow, ang dami pera, pero sayang, pero trip ko din naman, pwede ko din siya suotin in case na hindi sa kanya kasya. So yun, by the way, it's birthday of my very thoughtful and very active member of YIMS Army, si Girl Lalush. Happy birthday! Woohoo! Pero syempre, late vlog mo na itong mapapanood. And yeah, yun lang. Once again, once more, guys. Maraming salamat and
promise, malapit na talaga kaming umuwi. Konting tulog na lang. Ilang tulog na lang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sleeps na lang. Uwian na. So, yun. Patikim lang to. What's up, guys? Good morning. And, look at my breakfast. Lugaw. Binili ni daddy kahapon to. Pagka-uwi namin galing office. Walang araw na lang tayo, di? Two days na lang, guys. Hindi ako nag-vlog kahapon. So, yeah, that's why. 2 days na lang. And, it's Ramadan na. Nakakatuwa pag Ramadan. Yung, ano, Filipino restaurant doon. Ang order lang nila is for takeout lang talaga. Nagbubukas sila siguro ng hapon. Kasi, 4 o'clock, mga 4:30 dumadating kami doon. Yun nga, bibili kami, may spaghetti, may lugaw. Ano pa ba meron doon? May turon. Alos lahat ng Filipino food pwede mo i-take out doon. Then yun nga, bibili ka na ng pandinner, bibili ka na ng pang-almusal. Mamaya dadaan ulit kami doon. Ang daming tao doon sobra kasi nga tamad na magluto yung mga tao. Dahil nga, it's Ramadan. Fasting talaga sila sa umaga. So sa gabi, yun. Doon sila kumakain. Anyways, let's eat. Sayang walang ano eh, walang lemon. Sarap sana na ito pag may calamansi eh. Or lemon. Hindi ko na inubos. Sunog yung ilalim. And meron din palang binili si daddy na siopaw. Kaso nga lang ang tigas ng balat. Ang kunat. Ako pwede na. Hindi ko pa natitikman yung loob. Masarap naman. Food critic lang. What's up, guys? Dahil 2 days na lang kami, di ko alam kung paano namin kakainin to. So, babaunin ko na lang. Lalagay ko siya dito sa may plastic. Tcharan! And ito, kunafa. Kunafa nga pala to, binalot ko din. Guys, andito na ako sa opisina. And look, walang katao-tao. Lahat ng classroom sarado. And look at this one, sarado pa. And it's 8:45 na. But, ang pasok ng mga Arabo is 10 o'clock kasi it's Ramadan month na ngayon. Nag-start na yung Ramadan kahapon and bawal sila kumain ng umaga. That's why maiksi din yung time nila kasi wala silang energy mag-work. But kami, mga expat, 7 to 4 pa din. But, 3:45 umaalis na din kami because gutom din kami, kaya bago mag 10 o'clock, kumakain na din kami. And, para hindi na nila kami maabutan. Pero, pag lunch, sinasarado ko, kahapon sinarado ko na lang yung pinto ko. Kasi nagugutom ako, kumain lang din ako, tinapay. So, yeah. Yun lang. Medyo mahirap pag Ramadan. But, respeto lang din sa mga, sa kanila. Kasi, syempre, sila nagpa-fasting sila and everything. And, yun nga. May purpose naman yung fasting kasi kahit naman tayo mga Catholic, pag nagpa-fasting tayo, it's because para makapag-focus tayo on prayers. So yun, kaya naintindihan ko kung bakit sila nagpa-fasting. Kukunin na namin ang aming passport. Yeah, boy. What's up, this? Ready ka na mag-vacation? Ready to go. One more day, guys. Yeah. Kukunin na namin ang aming passport. Damn! This is it. Yo! Pum-pum! Nakuha ko na din ang aking passport. And yeah, 2 days more. And merienda muna tayo. May baon akong kunafa. Tinapay. And another tinapay. Sinakado ko naman yung pintuan ko.
Ayan. So, walang ibang makakapasok dyan. Kundi ako lang. Ayan, yeah. Kasi, gutom na ako. Ano ba yan? Sabaw. Actually, hindi ako nakakainom ng water pag ano. So, ngayon lang ulit ako inom ng tubig. Madaming tubig. Kasi mamaya, maglalakad na naman ako. Dahil may kukunin akong document sa kabilang building. Ang init na ngayon. Sobra, guys. 56 or 57. And, ramdam mo talaga yung init sa mukha mo. Para kang masusunog. Okay. Hindi nga yan nafe-feel sa Pilipinas. But, maybe kung nasa ibang bansa kayo, maybe nafe-feel niya yan. But, here in KSA, extreme, guys. Extreme.